Sasampahan po ng kaso ng Philippine National Police ito pong SMNI at ilang miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ. Ito po ay dahil sa pagpapakalat po nila ng mga kasinungalingan o fake news sa publiko. Alam po ninyo, nitong nakaraang araw kasi, muli pong inimplement ng ating Philippine National Police ang warrant of arrest para po kay Apollo Quiboloy at saka ito pong apat pang pugante. Yung isa kasi na si Paulina Canada or Pauline Canada ay na-arresto na po, pero silang lima po ay hanggang ngayon pinaghahanap pa rin po ng ating mga otoridad. At sa paniniwala po ng ating kapulisan, ang lima po na ito, particular si Apollo Quiboloy, ay nagtatago lamang po dyan sa may compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya hanggang ngayon, patuloy po iyang binabantayan, hinahalughog ng ating kapulisan sa pamumuno po ni Brigadier General Nicolas Torre III, ang Police Regional Office 11 Regional Director. Sampu ng mga kasama po nito na hindi po bababa sa 2,000 polis. Mula po ito sa iba't ibang Police Regional Office katulad po ng Pro 11, Pro 12, Pro 13 at iba pang unit, particular nga po ang Special Action Force. Talagang full force na po ang ginagawa po ng ating kapulisan para mahuli po itong si Apollo Quiboloy. But until today, mukhang to no avail pa rin po iyan. Ano? Sana lamang sa mga susunod na oras, makita na po itong si Apollo Quiboloy at maharap na yung kaukulang akusasyon niya. At doon natin malalaman kung sino po ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Ang mga biktima, kasama ng mga ebidensya na ipinaparatang sa kanya o siya na sinasabing lahat po ng ito ay persecution at political harassment lamang. Ngayon, balikan po natin ang balita kaugnay po ng binabalak pong pagsasampa ng kaso ng Philippine National Police. Dito po sa DSCRH News kanina, nakalagay po dito ang mga sumusunod. Plano ng Police Regional Office 11 na magsampa ng kaso laban sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at sa SMNI News Channel dahil sa pagpapakalat ng fake news. Malamang sa malamang, ang nalabag na batas po ng mga ito ay yung common po na napapakinggan na po natin, ang Article 154 sa Revised Penal Code o yung pagpapakalat po ng fake news. Siyempre, kung yan po ay kanilang ginawa sa pamamagitan po ng information and communication technology such as Facebook or other social media accounts, in relation na kaagad yan doon po sa ating Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Mas mabigat po ang kaparusahan kapag in relation sa Cybercrime Prevention Law. Isang degree po ang bigat po niyan. Halimbawa, kung ikaw ay makukulong lamang ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon, isang degree po nito ay 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon na. Ganun po ang penalty kapag ka meron na pong relation sa paggamit po ng information and communication technology. Sa 242, sinabi ni Fro 11 spokesperson, Police Major Catherine De La Rey, marami pong fake news ang inilalabas ng SMNI at ang nilalabas nila ay 7 daw po ang patay. Pero kahit narinig na si Attorney Torion mismo ang nagsabi na isa lang, pinipilit pa rin nila na 7. Hindi po ito related sa pagseserve ng arrest warrant. Nangyari po ito nung nakaraang araw mga tol na dahil nga po sa itong mga panatiko ni Apollo Quiboloy, perhaps pati po yung naging casualty, baka nakaramdam po ng sobrang sama ng loob. Pero walang kasalanan doon ng ating mga kapulisan. Dahil ginagawa lamang po ng ating kapulisan ang nararapat na naaayon po sa kanilang mandato. Kinatigan nga po ng ating mga miyembro ng IBP, particular sa Davao Chapter, ang ginawa po ng ating kapulisan. At yan ay nabasa ko kay paring Yayam Dizon. Senior niya yun. Puntahan nga natin yung shared post ni paring Yayam Dizon tungkol doon sa
mga sa pahayag ng mga miyembro po ng IBV diyan po sa Davao chapter. Okay, tingnan natin kung makikita ko pa po dito. I hope makita po natin. Kasi dito makikita po natin mga tol na ang ating mga abogado yung talagang wala pong kinikilingan kung hindi po ang batas. Alam nila na tama po ang ginagawa po ng ating kapulisan. Kasi simple lang naman yan eh, kung wala kang kinikilingan, alam mo na ang ating kapulisan, lalong-lalo na ito pong mga abogado, nababasa nila at iyan nga po ang kanilang buhay, profesyon, ang batas, di ba? Eh sabi nga po sa Republic Act 6975, sa Section 24 po nito, puntahan po natin yung batas ha, Republic Act 6975. Ito po yung DILG Act of 1990. Okay? Ang isinasaad po sa batas na ito, kung babasahin po ninyo as amended, marami na pong amendments ito pong batas na ito, pero yung powers and functions po ng ating Philippine National Police ay maliwanag po na nakalagay dito. Ha? Sabi po dito sa Section 24, powers and functions, enforce all laws and ordinances relative to the protections of lives and properties, maintain peace and order, and take all necessary steps to ensure public safety. Investigate and prevent crimes, effect the arrest of criminal offenders, bring offenders to justice, and assist in their prosecution. Yon ang liwanag po doon sa paragraph C. Di ba? Effect the arrest of criminal offenders. Eh, ito pong si Apollo Quiboloy. Ito po ay inaakusahan ng serious offense. Paglabag sa Republic Act 7610 or the sexual abuse of a minor at saka paglabag sa Republic Act yung, nawala ako, kukulit na mga aso ko eh, yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, Particular Qualified Human Trafficking. Merong warrant of arrest mula po sa korte. Anong gustong gawin ito pong si Apollo Quiboloy? Pati na mga supporters niya, mag-tetenga lamang sa kapulisan at hindi ito i-enforce, i-implement dahil siya ay religious leader at supporter ni Rodrigo Duterte? Hindi po yun tama. Kaya mamaya meron din po tayong babasahing pahayag nito pong si General Marville, ang ating Chief Philippine National Police. But before that, puntahan muna natin ang pahayag po ng Davao City Chapter ng Integrated Bar of the Philippines. Sabi po dito, statement of the Integrated Bar of the Philippines Davao City Chapter on the recent events surrounding the implementation of an arrest warrant against Pastor Apollo C. Quiboloy et al. O, ibig sabihin po ng et al, may kasama pang iba. The Davao City Chapter of the Integrated Bar of the Philippines calls for and insists upon respect for the rule of law and sobriety in its application. This applies to our law enforcement officers implementing warrants of arrest as well as to the subjects thereof and the people affected by the implementation. Malinaw naman sa nakikita natin that the law enforcement authorities adheres to the rule of law and due process. Kitang-kita naman natin yan mga tol eh. Nakikipag-usap sila ng maayos sa mga representative nitong Kingdom of Jesus Christ. Pero ano ang return na ginagawa ng kanilang mga nakakausap? Sinasaktan sila, binabasto sila, pinipigilan sila. Kaya sa mga susunod na araw, may mga makakasuhan pa, hindi lamang po sa pagpapakalat ng fake news. Kung hindi direct assault dahil po sinaktan nila ang ating mga kapulisan and probably baka kung ano pang appropriate charge na sa ngayon hindi pa natin alam yung sirkumstansya. Pero
Ang malinaw sa atin dito, mga tol, merong direct assault dahil merong nasaktan na ating mga kapulisan. Ituloy ko po ang sinasabi po dito ng IBP Davao chapter. To be clear, law enforcers such as the elements of the Philippine National Police have the authority and duty to obey the orders of our courts. Kaya nga nakalagay doon sa warrant of arrest, di ba? To any peace officer of the law. Pero siyempre, in particular, ang nag-i-implement ngayon yan, ang Philippine National Police. Dahil sila talaga yung merong sapat na kakayahan at puwersa. Kung NBI lamang at iba pang mga law enforcement agency hindi kakayanin, sa laki po ng reach nito pong si Apollo Quiboloy. Ang followers po nito, ang resources po nito, hindi talaga kaya. Ito nga 2,000 police, nahihirapan pa eh. Iilang piraso pa kayang mga ibang otoridad dyan. This includes the implementation of warrants issued by courts for the arrest of persons who are under a criminal indictment in court. There are, however, limits imposed by law on what can and should be done in the exercise of this duty and authority. And I believe sinusunod po iyon ng ating kapulisan. Ngayon kung question sa mga miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ, particular dito po sa kanilang abogado, eh pwede naman po silang magsampa ng reklamo, particular sa korte. No? Sabihin lamang nila, meron pong abuse of police power at kung anuman appropriate charge, isampa po nila, particular sa ombudsman, dahil ang involved po na tao dito ay meron pong ranggong police brigadier general at pwede mo po iyang ireklamo at sampahan ng kaso sa ombudsman. If the police have good basis to believe that a person to be arrested is inside a certain place, they have the right to enter the place and even to break into such place if refused admittance after announcing their authority and intention. Ito, alam na alam po ito ng ating mga kapulisan. Katulad ko, dahil dati po akong police. Kung babasahin po ninyo ang rules on criminal procedure, sa Rule 113 on arrest, nakalagay po ito. Isa po ito sa exception. Ano? Yung sinasabi po dito sa atin ng mga abogado na ito, na ang ating mga otoridad, merong karapatan na pasukin, gamitan ng puwersa, kung meron silang sapat na paniniwala na kanilang hinahanap na nandoon po sa warrant of arrest ay nandoon sa particular na lugar na kanila pong papasukin o kinakailangan puwersahin. However, after conducting a search for the person or persons to be arrested within a reasonable period of time, the police do not have the authority to occupy the premises or exclude any lawful occupant thereof from pre-entry and egress therefrom. Now, this is the question. Kasi iba ang sitwasyon sa isang bahay lang, sa isang building lang. We must remember that the Kingdom of Jesus Christ compound composed of several structures. Kung di ako nagkakamali, hindi bababa ito sa 40 buildings. At ang laki po nito ay hindi bababa sa 30 hectares. Kaya yung sinasabi po dito na reasonable period of time, eh tingin ko, hindi po sapat ang isang araw, ang dalawang araw. Yung nangyari nga po sa Porac, Pampanga, it took more than a week para lamang po ma-search nila yung premises. Eh mas maliit po iyon kumpara dito sa pinag-uusapan po natin na compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya kung kwe-questionin nila na dapat isang araw lamang yung presence ng ating mga kapulisan dyan, then so be it. Mag-legal argue sila sa korte kung sino ang tama sa pagitan ng ating law enforcement authorities and nitong mga Kingdom of Jesus Christ members. Pero sa ngayon, wag nilang pigilan ang lawful implementation ng warrant of arrest na isinasagawa po ng ating kapulisan. Likewise, the use of violent force is allowed only when the police officers are themselves exposed to danger of bodily harm in the exercise of their functions. At nangyari na po yun. May mga nasaktan na po na mga kapulisan po natin. Now, kung susumahin po natin ang mensahe ng IBP Davao chapter na ito, simple lang naman. Kung ano po yung nasa batas, sundin po ng lahat ng law enforcement authorities and the other parties involved. But unfortunately,
ito pong other parties involved, ito pong mga tropa pips nitong si Apollo Quiboloy, eh wala, ayaw po talaga nilang sumunod eh. O kaya kaso po, malamang sa malamang ang aabutin po nila. Ngayon, puntahan po natin ang pahayag din po ng ating chief PNP na si General Marville. Meron po siyang pakiusap, particular sa mga namumulitika dito po sa issue na ito. Basahin ko po ang pahayag ni General Marville. Statement of PNP Chief General Romel Francisco D. Marville. Parang merong translation ito eh, na Tagalog eh. Senior sa akin ni Ninyo Barsagay. Yun nga, basahin natin para mas ma-appreciate po ninyo. Ano? Oh. Puntahan po natin yung pahayag. Kasi ito English eh, tatagalogin ko pa kaya dito na lamang po tayo pagbabasa sa mismong Tagalog. Sabi po dito sa translation na ginawa nitong si Kalbo. Ay hindi, Boss Ninyo, shoutout sa iyo ha. Kaibigan natin si Boss Ninyo, Cap Ninyo Barsaga. Pahayag mula sa hepe ng PNP, Police General Romel Francisco D. Marville. Gusto ko pong samantalahin ang pagkakataong ito upang magbigay ng mensahe sa mga political na taga-suporta at mga influential na tagapagtaguyod ng puganting si Apollo C. Quiboloy. Oy, shout out kay Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, kay Ronald De La Rosa, kay Bongo, kay Amy Marcos, kasi sila yung mga lantaran ngayon na talagang nagtatanggol diyan po kay Apollo Quiboloy. Ako po ay magalang na humihimok sa inyo na ipakita ang tunay na pamumuno sa pamamagitan ng pagsasabing sumunod si Ginoong Quiboloy sa batas at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang legal na proseso. Bilang isang bansa, tayo po ay kinakailangang sumunod sa mga prinsipyo ng batas at nararapat lamang na ating panindigan ang mga prinsipyong ito ng walang kinikilingan. Ang usaping ito ay higit pa sa mga legal na obligasyon. Ito po ay patunay na walang sinuman ang dapat ituring na higit sa batas. Nauunawaan ng mga politikal na taga-suporta at tagapagtaguyod ni Quiboloy na ang paghadlang sa hustisya at pagtatago ng isang pugante o pakikibahagi sa ganitong mga gawain ay mga seryosong paglabag. Ang kanilang suporta ay dapat magbigay diin sa pangangailangan ng kalinawan at pananagutan sa sitwasyong ito. Ang Kingdom of Jesus Christ at ang mga miyembro nito ay kinakailangang iayon ang kanilang mga kilos sa mga turo ng Biblia na nagtuturo sa atin na igalang at sundin ang mga otoridad. Gaya ng nasusulat sa Roma 13 verse 1, ang bawat isa ay dapat magpasakop sa mga namumunong otoridad sapagkat walang otoridad na hindi mula sa Diyos at ang mga umiiral ay itinalaga ng Diyos. Kinilala ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang malungkot na pagpanaw ng isang individual sa panahon ng mga kamakailang operasyon na may kaugnayan sa KOJC. Kami po ay nagpapahayag ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay ng namatay. Mahalaga pong linawin na ang insidenteng ito ay isang hiwalay na pangyayari at walang direktang kaugnayan sa mismong operasyon. Ang batas ay pantay na umiiral para sa lahat at anumang pagtatangka na iwasan ng hustisya ay nagpapahina sa pinakasaligang pundasyon ng ating lipunan. Ako po ay humihimok sa mga miyembro ng KOJC na kumilos ayon sa kanilang pananampalataya at huwag magpahintulot na gamitin sila sa mga paraang lumalabag sa batas. Ang pambansang pulisya ng Pilipinas ay nananatiling matatag sa kanyang pangako na ipatupad ang batas ng patas at makatarungan. Tinitiyak na ang hustisya ay may pagkakaloob para sa lahat. Kaya wag po tayong magpapaniwala sa mga sinasabi, partikular nitong si Rodrigo Duterte at saka ni Sara Duterte, na ito po ay pagmamalabis sa police power. Sabi nila, abuse of police power daw ito. Wala po iyong katotohanan. Unang-una, dapat alam po natin what is police power. Sa madaling paliwanag, ang police power po ay ang pag-regulate ng conduct at behavior ng ating mga mamamayan. Kapag ka ikaw ay lumabag sa batas, syempre gagamitin po ng ating gobyerno
ang police power na ito para i-regulate ang conduct na yan at papanagutin ka sa nagawa mong paglabag sa batas. At wala pong exceptions dito. Wala pong exemption. Ano? Si Apollo Quiboloy, kahit ito po ay religious leader ng isang malaking organisasyon at kaibigan ng mga Duterte, siya po ay inaakusahan lumabag sa batas, kaya dapat harapin niya po ito at malaman natin ang katotohanan sa pamamagitan po ng isang patas na paglilitis na isasagawa po ng korte. Pero ano po ang ginagawa nitong si Apollo Quiboloy? Patuloy pong nagtatago at ginagamit ang kanyang relihiyon, ang kanyang mga miyembro para i-shield po siya. Sa paniniwala ng ating mga kapulisan, nandiyan pa rin po si Apollo Quiboloy sa Kingdom of Jesus Christ compound. Kaya basahin po natin o panoorin natin ang balita po na ito. Naniniwala ang Philippine National Police na nagtatago umano sa bunker ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City ang leader ng grupo na si Apollo Quiboloy. Samantala, nagsagawa naman ang kilos protesta mga miyembro nito kagabi sa Davao City kung saan 6 na police ang nasugatan. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw, balita, ngayon! Malapit na umanong maaresto ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Ayon kay Pier 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Sori III, nadiskubre umano nila gamit ang underground penetrating radar ang isang underground bunker sa loob ng KLJC compound sa Buhangin, Davao City. Nagmatch din umano ito sa impormasyon ng kanilang informant mula sa loob ng compound. Pero hindi pa nila matuwid kung nasaan ang entrance nito. Dito anya posibleng nagtatago si Apollo Quiboloy. Because we are very confident in the results of the drone penetrating radar at ang hinaharap naman namin yung pasukan na lang talaga nung facility na underground na hindi namin nakikita galing sa labas. Iginit naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na ipinatupad lamang nila ang kautusan mula sa korte. May impormasyon din naman ang PNP na nagsasabing nasa loob lang ng KOJC compound nagtatago si Quiboloy. Sa katunayan anya ay nakahanda mga KOJC members sa kanilang paglusob at naglagay pa ng mga barricades sa labas ng kanilang compound. Yan kagabi, sabi nila people power na raw. Wala pa yatang 1,000 yung tao doon. Dito makikita ninyo mga tol na organisado. Alam po ninyo ito pong mga miyembro ng KOJC na ito, kung wala si Apollo Quiboloy dyan, hindi sila magsasayang ng oras para po mag-rally-rally dyan po sa premises o sa labas po ng premises ng KOJC. At kanina, ito po yung pinaka-latest na nakita ko pong pangyayari. Panoorin po natin yung live broadcast ng One News kanina. Ito po. Yung nangyayari dito sa may compound or dito sa harapan ng compound ng KOJC, no? So ikot muna po kayo. So dito sa harapan makikita na nakaharang pa rin yung may mga nakaharang pa rin trucks at sasakyan, no? So hindi talaga makakapasok yung mga sasakyan na nagbabalak na dumaan. So may fire truck dito, may isa pang truck doon. Tapos sa likod naman, may mga vans, no? Utility vans. Tapos dito, may kita naman natin, may mga nakaharang pa rin na barriers, no? Kanina itong mga upuan na to, may mga taong nakaupo dyan at nakausap natin yung iba sa kanila, no? Iba sa kanila, kagabi pa. Pagod na. Kanina. Hindi kami ingandak ng mga tao. Ayan po. No, ilang membro ng na pag-alaman natin na yung pag- people power na ba yan? Alam ninyo, ang karapatan po ng bawat Pilipino to assemble, hindi naman po yan pinipigilan. Pero sana naman magkaroon kayo ng common sense dito, no? Ito, itong mga nandito. Ano ba talaga pinaglalaban ninyo? Relihiyon ninyo? O yung pagnanais ninyong mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos at maiupo si Sara Duterte? Kasi parang nagagamit na lamang ang sitwasyon na ito, mga tol, eh. Na ang ultimate objective ng mga ito
ay oust si Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. Kasi lahat ng problema nila kapag ka nangyari po iyon, mawawala. O, pakinggan natin ang interview na ito kanina. Kagabi pa raw sila dyan, walang tulog. Ano po ma'am po kaya? Kailan po kayo katagal na andito? No, simula po ba nung tatagal? Nandito na kayo? Okay lang ba ma'am? Nandito ka namin. Mabilis lang po ma'am. Live naman po to. Ang inyong kabangan naroon ko ng bunga. Okay lang ma'am. Gano'n na kayo katagal na... Alam niyo nakakaawa tong mga tao na ito eh. Ako ayokong husgahan sila na sila'y bayaran. Maaaring sila po talaga ay nalilin lang sa paniniwala na itong si Apollo Quiboloy ay anak ng Diyos. Kasi meron dalawang na-rescue ang ating kapulisan. At yung isa doon, ina. Hinahanap ng kanyang mga anak, pero yung ina, hindi makapunta ng malaya sa kanyang mga anak dahil mukhang ang kanyang isipan ay talagang brainwashed na sa paniniwala nila kay Apollo Quiboloy. Pakinggan po natin, ito pong naging press conference kahapon ng ating kapulisan, particular doon po sa pagkaka-rescue ng dalawang di umano'y biktima ng human trafficking. Bagamat ito'y itinanggi ng kampo ng KOJC sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Torion, iba po yung sinasabi ng mga kamag-anakan ng biktima na humingi po ng tulong sa ating otoridad para po ma-rescue ang kanilang ina at yung isa ang kanyang anak. Pakinggan po natin ito mga tol. Tinang nagaganap na press conference ng PNP Regional Office 11 sa Davao kaugnay nga po ng kanilang operasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kahapon ito nangyari ano upang hanapin nga po at isilbi ang arrest warrant kay Pastor Apollo Quiboloy. Panoorin po natin ito. Kapila naman po yung ito na po yung anak. Likewise, the same morning of August 25, 2024, a daughter of Miss Sayap, North Cotabato, requested police assistance to rescue her 52-year-old mother inside the KOJC compound. Allegedly, her mother was recruited and brainwashed by members of KOJC that she never returned home to her children in Misayas after being confined inside the KOJC compound. They were told that her mother has been suffering from pain for her feet and has difficulty in walking, which prompted her daughter to seek for assistance and rescue her mother. Debriefing din po sa DSWD po natin. So, if you want to have any questions. Nakakaawa, no, mga tol? Kasi alam niyo kung ito po ay isang malayang relihiyon, dapat walang mga ganitong issue na gustong umalis ng tao, pumunta sa kanyang mga magulang, pipigilan ng mga kamembro. Kasi yun yung sinasabi po dito eh. Ayon po sa mga kamag-anakan ng biktima, ganun ang ginagawa, particular sa kanyang anak. Ha? Sige, tuloy lang natin ito mga tol. Pasensya na kayo kung hindi ko maipakita ng buo yung video kasi baka ma-strike tayo eh. Kaya audio na lang muna at kalahating video. Ito po yung parehong the parents and yung anak po ng mga victims po natin. So ito po yung kaya po ako nandito sa Davao to overlook po yung alleged trafficking in person. Before you ask the question, kindly introduce yourself and your network. Okay po. Okay. Any statement from the parents? Ano yung gusto niyong sabihin? Ang nanay kasi nag-work as a husband ng OFW. Yung nanay po nag-work po sa as OFW, ang naiwan lang po yung tatay. So maybe we can ask po yung tatay. At yung nanay, para malaman niyo, dito nakauwi na ng August 13 at hindi niya nag-work yung... Ito, dalawang sitwasyon dito, mga tol, ha?
isang anak na pinipigilang umalis, saka isang nanay na mukhang lulong na lulong sa paniniwala kay Apollo Kibuloy. Alay po, pagpuntal po namin dito, ang gusto lang po talaga namin, makuha yung anak namin, mapauwi. Kasi nag-aalala kami, kasi nung simula nung napasama siya sa may Kingdom of Christ, hindi lang nang siya nung makakontakt sa amin. Hindi malang dapat kakawin, kundi every 3 months o kaya 1 year bago siya nakakontakt. Tapos, pakontakt man namin siya, may kasama siya laging ano, yung taga-member din na parang nagkaano sa kanya nagbe-briefing kung ano sasabihin niya. Kaya parang medyo nag-aala kami. Ang pagpunta pa niyang ng Cebu, talagang wala siyang paalam. Bigla lang siyang nirecruit nung taga-Yorente at amin doon sa may Eastern Tamal. Huli na nung sinabi na nasa Cebu na siya. Kasi alam namin, nagtatrabaho lang talaga siya doon sa may bakery. Kasi nag-ano siya, parang nag-working student. Tapos lang kasi niya ng ano, K-12. Pero yung nangyari pong raid, hindi po namin kasi alam talaga namin yung kasi nakaano na kami, nakabook na kami ng flight talaga rito. Kagabi lang kami dumating, 11. Galing pa kami Eastern Summer. Oh, i-summarize ko na lamang mga tol, ha, yung napag-usapan dyan. Merong mga anak na gustong iligtas ang kanilang ina na lulong sa paniniwala kay Apollo Kibuloy. At merong mga magulang na ang kanilang anak gusto nang umalis pero pinipigilan ng KOJC. Kaya lumapit po sila sa ating kapulisan at successfully with the help of DSWD na rescue po yung dalawang di umano'y biktima ng human trafficking. Ngayon, pakinggan po natin ang naging interview naman po ng teleradyo rin po dito po sa spokesperson ng PNP sa Pro 11. At kaugnay po nito, may mga sasambitin po siya ritong sasampahan po ng kaso. Kasi ang mga kapulisan sa pag-i-implement po ng warrant of arrest ay nasaktan. Pakinggan po natin ang interview na ito mga tol. Latest major, anong pinakabago dyan sa anong nangyayari ngayon sa Davao City? Ngayon po ay meron pa pong nanatiling more or less 200 rallies in front po sa KOJC compound. Nakahalang pa rin po yung wing van, dalawang crane nila at isang fire truck sa daan. Kaya po hindi pa rin po madadaanan ang both sides po ng National Highway in front of KOJC compound. In fact, ang exit ng airport hindi po madaanan. Ang na-secure po namin is yung entrance ng airport. Kaya po pwede pa rin naman pong bumiyahin using the airplane. Kasi po yung entrance and exit na isang area na lang po. Opo. So what are you... Binayunate po nila yung permit na nakuha nila sa City Government of Davao na nakasaad po na magkakandak sila at 6 PM kagabi ng prayer and candle lighting rally. Mm-hmm. Pero ang ginawa po nila ay ang nakalagay sa permit inside the KOJC compound. Ginawa sa highway po nila ginawa at wala pong nayaring candle lighting kung hindi nagsunog po sila ng gulong. So anong gagawin ng pulis ano? Pag ganyan na parang tila baga may obstruction o hinaharang mm-hmm. ang pag-i-execute ng isang lehitimo at legal na mandamiento di arresto, anong gagawin niyo diyan? Sa ngayon po, meron na po kaming na-arrest na tatlo for obstruction of justice and direct assault dahil may mga kasamahan po tayong police na nasugatan po kagabi during sa ginawa po nilang rally kasi naging agresibo na po sila at violente and then hindi na po... Ayan, malinaw mga tol. May mga nasaktan na pulis. Kaya definitely may dapat kasuhan. At ang SMNI mga tol, grabe talaga sa pagpapakalat ng fake news. Share ko po sa inyo. Ito po yung Facebook page ng SMNI. Talagang ayaw nilang tumigil sa pagpapakalat po ng fake news. Particular ito. Panoorin ang mga pulis na mulot ng mga bato at bakal sa construction site upang umano'y gamitin ebidensya laban sa mga KOJC missionary worker. Ha?
nak ng teteng talaga, pinalalabas nila na ang mga pulis gagawa ng mga bagay-bagay, magtatanim ng mga ebidensya para gamitin laban dito sa mga KOJC missionary worker na ito. Alam niyo, kapag ka may nasaktan na pulis, ibig sabihin merong nanakit. At yung nanakit na yon, kapag ka naaresto, dapat kasuhan. At kapag ka kinasuhan, dapat kaakibat nun ang mga ebidensya. Hindi naman siguro gagawa ang mga pulis na ito ng gawa-gawang sirkumstansya. Eh, ang dami-dami nyo dyan na nagbibideo. Kayong mga membro ng KOJC, linti kung itutok ninyo yung mga kamera ninyo sa ating mga kapulisan. Sa tingin ninyo, gagawa pa sila ng dahilan para mag-imbento ng kaso sa inyo? Hindi, mga bobo at tanga na mga katulad ng mga didisit sa ating mga pulis. Kaya sa mga nanakit sa ating kapulisan at nag-obstruct sa hustisya, dapat managot kayo. Pati yung nagpapakalat po ng fake news, dapat masampahan po kayo ng kaso. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming maraming salamat po sa 2,200 plus concurrent viewers from Facebook and YouTube. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.